Tignan niyo po yung tenga. Bakit po mahalaga yung larawan ng tenga? Kasi po, kung ikukumpara niya po ang itsura ng tenga ng tao at yung itsura ng sinapupunan ng tao, pareho na pareho ito. The ear is like the womb. Lalong-lalo na po pag merong bata sa loob po ng sinapupunan. Magkamukhang magkamukha po ang itsura ng tenga at yung pong sinapupunan ng ina. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang tenga natin ay parang sinapupunan. Na kung ano man ang dumadapo dyan na naririnig mo, lumalaki, tumutubo, nagkakaroon ng laman. Kaya nga, kung nakikinig ka sa masama, anong iyong mararanasan, mararamdaman? Masama. Kung nakikinig ka sa mabuti, ano po ang iyong mararamdaman, mararanasan? Kung hindi, mabuti. Ito lang po ang aking pinagtatakan. Bakit tayong mga tao, alam na natin na pag may nagchichismis sa atin, pag may naninira sa atin, ang hilig pa nating nakikinig sa kanila. Di po ba? Pag merong nakapagsabi sa'yo, uy, nabasa mo ba yung pinos ni ganyan? Parang ikaw yun ah. Anong gagawin natin? Pupunta tayo doon sa Facebook niya, doon sa profile niya, babasahin mo. Ako nga to ah. Magre-react ka, magwawala ka, makikipag-away ka. Bakit pag may nagpapaninig sa'yo, ang hilig mong binibigyan ng oras at panahon, sumasama ang iyong loob, umiiyak ka. Yung iba gusto pa nga magpakamatay dahil daw hindi sila tinitigilan. Eh meron naman tayong pwedeng gawin eh. Di po ba? Kung ayaw mo yung sinasabi nila tungkol sa'yo, edi umalis ka. Kung hindi ka naman makaalis, edi magbingi-bingian ka. Ang galing nga natin minsan magbingi-bingihan sa mga nagpapalimos sa atin eh. Di po ba? Pag ayaw mo yung isang tao, ang galing mo, natakpan, ignore, wag pansinin yung mga taong yan. Pero bakit hindi natin maiwasan na maging bingi sa mga masasamang pananalita ng iba tungkol sa atin? Nakakapagtaka, pagdating sa paninira, pagdating sa masama, ang bilis nating makinig. Pero pagdating sa mabuti sa salita ng Diyos, bakit bingi tayo? Bakit napakalayo natin? Bakit hindi natin naririnig? Bakit hindi natin pinapansin? Bakit hindi natin binibigyan ng oras, ng panahon, ng atensyon? Isang mabuting balita ang binibigay ng Diyos sa atin kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. Sabi niya, ang pakikinig sa kanyang salita ay parang pagtatayo ng bahay. Sipin niyo po yon. Kung maririnig mo, papapasukin mong salita ng Diyos sa iyong tenga na parang sinapupunan ng ina. Yan ay tutubo ng grasya, ng biyaya sa iyong buhay. Magkakaroon ka daw ng bahay, ng tahanan. Pero hindi po natatapos doon. Huwag ka lang makinig. Sana buhayin mo yung iyong napakinggan. Dahil pag narinig mo at kumilos ka, sinundan mo ang kagustuhan ng Diyos, hindi ka lang pagkakalooban ng bahay, pero matibay, matatag na bahay. At higit pa doon, sabi niya, yung mga nakinig at naging tapat na binuhay nila ang salita ng Diyos, sila ang papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Sabi niya, hindi naman tayo huhusgahan sa dami ng mga salita ng ating binatawan. Pero ang titignan ng Diyos, ang babalikan niya, ang paghuhusga niya, paano ba natin binuhay yung ating napakinggan sa Kanya? Eh paano tayo magkakaroon ng grasya? Kung yung mga iba sa atin, paminsan-minsan lang nagsisimba at nakakarinig na salita ng Diyos. Amen? Kaya huwag ka magtaka, bakit wala kang grasya, pagpapala? Bakit wala kang bendisyon na natatanggap ngayon? Baka mas malapit ka pang nakikinig sa masama, sa paninira, kesa sa salita ng Diyos, sa kanyang kagustuhan na tunay namang nakakapagpalakas sa atin at nakakapagbigay ng buhay. When you are depressed, read the Bible. Listen closely to the Word of God. When you are sad, go to Mass. Listen to the Word of God in the Mass. Tingnan nyo nga po si San Agustin, dating taong makasalanan. Lahat ng mga kasalanan tinikman, pero bakit nagbago? Napadaan lang sa simbahan at narinig ang sermon ng pari, si San Ambrosio.
ang salita ng Diyos dumapo sa kanyang tenga. At ito po ay namunga o musbong, sinilang sa kanyang puso. Dahil lang sa simple na salita ng Diyos, ito po ang simula ng pagbabagong buhay niya. At dito din po sinilang ang isang banal na tao. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pwede mong piliin kung ano ang iyong pinakikinggan. Huwag kang maging biktima ng paninira ng ibang tao. Huwag mo nang hanapin yung mga masamang sinasabi nila sa iyo. At sana takpan mo ang iyong mga tenga pag nakakarinig ka ng masama. Dahil tandaan mo, anuman ang pumasok sa iyong tenga, yan ay mamumunga at lalaki sa iyong puso, sa iyong damdamin. Diyan ka nakakaranas ng masama dahil nakinig ka sa masama. Hanapin natin, pakinggan ang mabuting salita ng Diyos. At subukan nating buhayin ito sa ating buhay. Makikita mo magbabago ang iyong karanasan o magiging masaya ka. At hanggang sa susunod na buhay, ikaw ay papapasukin ng Diyos. At tatanggapin mo ang walhati, ang ligaya, ang liwanag ng Diyos.